Montalbello. Ako nga pala si Carlo. Ako naman si Alimar. Ako naman si Roland. Ako naman si Christian. At kami ang Montalban Vloggers. Ang ating pamahalaang bayan ng Montalban ay nagsagawa ng isang proyekto para mas mapadali ang ating contact tracing. At ito ang QR code. Itong QR code ay para sa lahat ng mamamayan ng Montalban at sa mga may-ari ng establishmento. Paano nga ba magkaroon ng QR code? Step 1, i-download at i-install ang My QR app at makikita ito sa Google Play Store at App Store sa inyong mga smartphone. Step 2, buksan ang app at mag-register. Step 3, i-type ang inyong cellphone number at makakatanggap ka ng one-time PIN o OTP at i-type ang inyong na-receive na one-time PIN. Step 4, ilagay ang gusto mong password. Tandaan, dapat ikaw lang ang nakakaalam ng iyong password. At step 5, ilagay ang inyong mga personal na information katulad ng pangalan, ID, ID number, at syempre ang inyong address. Paano ito gamitin? Step 1, after mag-register, i-enter ang inyong contact number at password para makapag-login. Step 2, lalabas ang QR code katulad nito. And step 3, i-present ang inyong QR code kung ikaw ay papasok sa mga establishmento sa loob ng Montalban. Ganun lamang kadali. Hindi na natin kailangan sumulat sa health declaration form. At para naman po sa mga business owner, pumunta lang po tayo sa May QR app at pindutin ang scan button. Step 2, iscan ang QR code ng ating customer. So guys, according to munisipyo, hindi po January 15 ire-required yung QR code o yung mga pinapascan. Instead, doon pa lamang po magsisimula ang pagpapa-implement nito. At karagdagan lang pong impormasyon, ang mga 13 years old pababa po ay hindi maaaring gumamit or not applicable na gumamit ng QR code sapagkat ang IATF po ay nagpalabas ng mga edad kung saan yung mga tao, doon lamang po sa mga edad na yun ay lalabas sila. Again, 13 years old pa ba hindi po maaaring gumamit ng QR code. At para naman po sa mga walang cellphone or smartphone na ginagamit, huwag po tayong mag-aalala dahil pwede po tayong mag-rehistro sa cellphone ng kaibigan natin kasama sa bahay. Ang gagawin lang po is i-log out po natin yung account nila, then tayo naman po yung mag-login. After po nun is i-screenshot po natin yon, then pwede po natin siyang ipaprim or gawing ID. At yun na lang po yung dalhin natin kung papasok po tayo sa mga store na gusto nating pasukan. At kung hindi po natin alam ang gagawin, pwede po tayong pumunta sa barangay para magpatulong. At remember po, hindi po natin pwedeng gamitin ang My QR code ng Montalban para sa ibang lugar. At kung kayo naman ay nag-aalala na sa inyong mga impormasyon na isinumite sa QR code, is huwag kayong mag-aalala dahil ito ay magiging ligtas at privado. Pabor po ba kayo sa QR code na ipapatupad niyo ngayon? Opo. Bakit po na? Mas less kasi sa papers Ito yung hindi nagagamit nito. Mas i-scan na lang nila. Ano na agad, magmayan na agad na contact tracing na. Hindi lang sila mag-input sa cellphone. Kayo po ba medyo na hassle sa pag-fill up ng health declaration form? Ano po, talagang mas-hassle po pag ganun po kasi po syempre. Hindi na naman po hassle kasi pipila rin po kayo tapos hindi niyo po alam yung mga humawak po ng mga latest na humawak po ng ballpen baka mamaya may virus na or ano. Kaya yun po, medyo hassle po masasabi ko po. Okay lang po sa inyo yung project na may QR code?
sa totoo lang po, mas okay nga po yung ganyan po kasi po malilesen na po ang crowded, ang pag-crowd ng mga tao. And may ensure din po natin na safe po yung mga tao po kasi po no contact po yung ginagawa po. First question po, okay lang po ba sa inyo kung nahahasil po kayo sa pagsagot ng health regulations? Para sa akin, okay naman siya kasi required naman siya ng LGU natin for safety protocols na rin para matupad yung mga distancing na tinatawag saka yung monitoring. So okay naman siya, no hassle naman. Pabor po ba kayo din sa may bagong project ni Mayor, yung QR code? Para sa akin, 50-50 yung ano ko dyan eh. Kasi 50% pabor, hindi na siya ganun kahassle. Kaya na lang yung QR code, scan lang. Kasi 50% naman, hindi. Kasi hindi naman lahat ng tao dito sa Montalban. Eh, may kakayang ng code natin since hindi naman lahat ng tao dito may cellphone. Nahihirapan po ba kayong mag-sulat doon sa health declaration? Opo, minsan. Oo, minsan mahirap kasi nakakatagal. Mahaba yung pila, maraming tao. Tapos, pero okay naman din. Yun nga lang, marami talagang tao. Maraming pila. Ngayon po yung bagong project po ni Mayor, yung QR code yung nasa cellphone. Itatapat lang po yung scan, may pasok na po niya po yung scan. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang, mas madali siguro yung ganon kaysa yung pipil up ka pa. Tingin po bakit po mas magiging madali? Kasi cellphone eh. Cellphone na agad yung mag-aan sa'yo. Hindi ka nasusulat, hindi ka na mag-aano. Yun. The only permanent thing in this world is change.